ang tinagurian noong Michael Jordan ng Philippine Basketball, ang isa sa pinaka-athletic at pinaka-exciting na PBA player sa kasaysayan ng liga. Siya po si Paul Beleno Alvarez, o mas kilala sa tawag na Bong Alvarez. Siya naman po ang tampok natin ngayon para sa pagpapatuloy ng ating Buhay PBA Player segment. Si Paul po ay isang Manileño at unang nakilala noong siya ay naglalaro bilang high school varsity player para sa University of Manila. Dito ay usap-usapan siya dahil nga sa taas ng kanyang lundag at husay sa paglalaro ng basketball. Kaya naman hindi katakatakang madaming eskwelahan sa kolehiyo ang nagkaroon ng interes sa kanya, at noong 1985 nga ay pinili niyang mag-aral at maglaro para sa San Sebastian College, kung saan sa tulong niya ay nakamit nito ang kanilang ikalawa at ikatlong kampiyonato. Habang nasa kolehiyo ay naimbitahan ito at napabilang sa ating national team na lumahok naman sa ABC Youth Championship. Dahil sa ganda ng kanyang ipinakita ay muli siyang kinuha at lumaban sa marami pang international competitions. Taong 1989 nang pumasok ito sa PBA at swerte namang nakuha ng Alaska bilang kanilang third pick overall, sa likod lamang nila Benji Paras at Nelson Asaitono. Dahil sa kanyang mga high-flying at showtime moves, sa unang taon pa lang niya ay humakot na ito agad ng maraming tagahanga, at dito na nga siya umpisang tinawag na Mr. Excitement. Sa kanyang ikalawang taon naman ay gumawa ito ng kasaysayan nang magtala ng 71 points sa isang laro. Ang record na ito ay kalaunan namang binura ni The Triggerman, Alan Kaidik. Nga lang ay nang taon ding ito ay na-injured niya ang kanyang Achilles tendon, na hawig naman sa naging injury ni Kevin Durant sa NBA. Dahil dito ay dalawang kumperensya siyang nagpahinga, sanhi naman ang bahagyang pagbaba ng antas ng kanyang laro. Naging bahagi pa siya ng kauna-unahang kampiyonato ng kanyang koponan na Alaska bago naman siya na-trade papuntang Santa Lucia kapalit ng 1994 Most Improved Player na si Bong Hawkins. Sa team na ito ay muling nagbalik ang sigla ng kanyang karera at naparangalan pa siyang Comeback Player of the Year. Nang mga panahon din na ito ay pinasok niya ang mundo ng show business at may ilang pelikula din ang kanyang kinabilangan. Ngunit dahil na din sa pabalik-balik na mga injuries at sa one-on-one style na laro niya, ay unti-unting pumaram ang kinang ng kanyang kasikatan. Mula sa mga dating individual plays ay nag-evolve ang liga at nakilala ang teamwork style na laro, bagay naman na nahirapan si Paul na mag-adjust. Mula sa Santa Lucia ay naging journeyman na ito at nagpalipat-lipat ng mga koponan. 1994 ay naglaro siya para sa Shell bago naman napunta sa team ng San Miguel noong 1995, at tumagal ng 4 taon ang kanyang pamamalagi dito bago naglaro para sa sikat na koponan ng Ginebra. Taong 1998 naman nang gulatin ni Bong Alvarez ang liga at ang kanyang libu-libong mga tagahanga nang lisanin nito ang PBA at lumipat sa karibal na liga na NBA. Makalipas ang ilang taon ay muli itong nagbalik sa PBA para naman maglaro sa bagong koponan na FedEx, ngunit kitang-kita na ang malaking pagbabago sa kanyang laro, at kalaunan nga ay tuluyan na itong nagretiro. Dito na nga nagtapos ang excitement sa kanyang mahigit isang dekadang paglalaro. Sa kabuuan po ay mayroon itong isang kampiyonato at 2 PBA Comeback Player of the Year Award, kasama na dito ang 4 PBA All-Stars at 2 Mr. Quality Minutes. After naman ng kanyang makulay na karera sa PBA ay pumasok pa ito sa politika at tumakbong konsehal sa lungsod ng Maynila, nga lang ay hindi pinalad. Bukod dyan ay makailang beses din siyang naging laman ng mga pahayagan at balita dahil sa pagkakasangkot sa ilang mga kontrobersiya. Sa ngayon po ay unti-unti itong bumabangon mula sa pagkakadapa, at paminsan-minsan din nating nakikitang naglalaro para sa mga PBA Legends Foundation Games. So yan po ang naging buhay ng isa sa pinakahinangaang manlalaro ng Philippine Basketball.
Football Association na si Paul Alvarez. Manatili pa rin po kayong naka-tune in at mag-subscribe sa ating channel dahil marami pa tayong dating PBA players na kakamustahin. Hanggang sa muli!